Matapos ang higit isang taon na hindi pagkakasundo ng mga namumuno sa Lebanon, ngayon may bago ng gobyerno ang bansa. Binubuo ito ng bagong Prime Minister na si Najib Mikati at ng gabinete ng 24 na technocrats. Si Mikati ang pinakamayamang tao sa bansa at 2 beses na ring nagsilbing punong ministro. Hindi madali ang papasanin at hamon sa bagong gobyerno dala ng kahirapan dulot ng krisis ekonomiya. Kaliwat kanan ang isyong dapat solusyonan ng gobyerno ni Mikati. Sana magkaroon na ng kuryente kasi laging walang kuryente. Sobra na ang hirap ng Lebanon. Sa gasolina, sa taas ng presyo ng mga bilihin. Si Jerma Omar na part-timer sa isang Filipino store, reklamo ang pagmahal ng mga bilihin. Parang nabigla ka na lang na sobrang taas niya yung imagine mo na 1,500 lang dati yung $1 ngayon. More than 20,000. Pero wisyo naman para kay Julie Bongdon, isang sushi chef, ang taas ng pamasahe. Ang taxi, maximum 35,000 sa tingin. At ang busta is 10,000. At hindi ka pa sa trabaho. Doon lang sa akin. Bumagsak noon ang halaga ng Lebanese lira na mahigit 90%. Pero sa pag-anunsyo ng bagong gobyerno, umangat ito sa 15,000 lira kontra dolyar. Humihingi ngayon ng tulong ang bagong gabinete sa International Monetary Fund o IMF para ayusin ang mga utang ng bansa at makakuha ng tulong pinansyal. Samantala, hinihikayat ni Mikati ang mga residente ng Lebanon na maghigpit na sinturon dahil wala ngayong pinansyal na ayudang maibibigay ang gobyerno. Hirap na rin po sila, yung mga Lebanese, na magpapasahod sa US dollars. So, at alam nyo rin na rin po, yung bagsak na rin po kasi yung ekonomiya nila. Gusto ko lang umuwi. Pwede nga, lumipad na ako ngayon eh. Nangako si Mikati na matutuloy ang parliamentary election sa May 2022. Para sa TFC News, Riz Furio, ABS-CBN News, Beirut, Lebanon.